Hello mga kabrum-brum, andito naman tayo. Gagawa ng panibagong video. Ang gagamitin natin ang gagawin ngayon, pabit tayo ng handlebar natin. Ito kasi i-stack na clip-on handlebar ni Rosy. Nakapang-copywriter siya. Hindi akong portable dito sa clip-on handlebar natin. Medyo masakit sa likod. Sanay tayo dito. Dito sa nakapatbar yung si wizard natin. At babaguhin natin siya. Bumili tayo sa Lazada. Bumili natin. Yan, patbar. Kulay black. Mura lang siya. Nabili ko siya ng 480. May shipping fee 80. Kaya naging by 50. Magkasama na rin siyang riser. At may cable na rin siya. May binili lang siya ng cable. Yan. Dito sa front brake natin. Baka kasi kapusin mamaya pagkabit natin. Kaya ito medyo mahaba bumili tayo. Nabili ko siyang 270. Yan. At yung meron na rin tayong biniling clutch cable. Yan. At marami siyang sabi na tumawag sa group, nagpapalit sila ng clutch cable. Pero tatryin natin mamaya kung magagamit natin ito. And then unang binago ko rito, itong undergrip niya. Bumili ako kasi yung stock na undergrip ng ni Rosy Classic Game masyadong masakit sa kamay, matigas. Kaya bumili ako nito, pang classic rin siya. Nabili rin natin sa Lazada. Hindi ko sure kung anong magkano. Basta mura lang siya. Tara mga brum-brum, simulan natin ang pagpapalit ng handlebar natin kung maging okay ba at maganda. Bahala ko din itong i-scrambler build. So, nakikita niyo yung tire niya, yung scrambler. At yun ang bahala ko din, hindi ako sa comfortable sa copy racer. Yan. Tara mga brum-brum, samahan niyo ako. Papalitan natin itong handlebar niya, install natin itong sipat bar. Yan. Tara! A few moments later. Brum-brum, tatanggalin natin to kasi ito yung nabutasan ko na to. Ito kasing bago niya. Magbubulat po tayo medyo matagal yon. Kaya ito na kukunin natin. Kasi nabutasan ko na siya para dito sa Tight pala siya kanin. Papakita ko sa inyo paano ko binatasan. Hindi ko natin pakita yung actual. Kaya yung butas lang niya. Saka tatanggalin natin itong side mirror niya. We'll be right back.
Gago! Yung mga kabrom, titignan natin. Hindi na tayo bumili ng riser kasi medyo mahal, wala pa tayong budget. Kaya itong riser niya, binutasan lang natin dito. Kung makikita nyo, ganito yan. Ayan. Walang butas dito. Ayan. Nilagyan ko siya ng rubber para hindi tumagas-gas. At bumili lang tayo ng tornilyo. Ayan. Stainless ang ginili natin tapos. Ayan. Sure natin na abot dito. Ano? Tama, ikabitan natin mga kabrom-brom. Yan, dito na yung kinakabit yan. Yung ipabibili na riser kasi tayo wala pang budget at wala tayong mabilihan. At medyo mahal mag-range siya sa may 500 yung medyo baba yung may ang maganda-ganda naman ay 750 ganun sa Lazada. At wala tayong nakikita rito sa amin sa around the Santo Tomas area. Ayan, lalagyan natin siya ng washer. Same din sa kabila ko na ginawa natin dito yung gagawin natin. Makikita ito ang mga wire na ito. Yan. Lilipat natin dito. Kaya kailangan nating wire. Ang galing. Thank you.
Ha ha ha!
madal pa natin tapos natin gabi. Sasabihin ko lang sa inyo ang mga pinalda natin. Siyempre, nag-play tayo ng madal pa. And then yung sa Aladdin's cable natin, hindi na siya pwede. Kaya yun, pinili natin siya, pinalda natin siya, tapos kasi yung stop. Ginamit pala na clutch cable natin yung Pan Supremo. Kapag bibili kayo sa store, sabihin na yung Pan Supremo na clutch cable, yan, sa Honda. And then yung sa brake hose naman natin, yung ginamit natin bumili tayo sa store, sa mga shop. Sinukat lang natin, hindi ko alam exact na sukat nito. Sinukat natin dun sa pinagbilhan ko bago natin bayaran. Yun. Sakto na, mas mahaba naman dun sa stock niya, kaya nagpiltrim tayo. Kasi yung stock, hindi na pa siya. Fixing. And then, ang tatanungin ko magkano ba talaga, magkano yung ano, yung hose. So, nasabi ko na kanina ba, nung una, 270, 120 yung clutch cable. And then yung handlebar natin, 480. May shipping pang 80, kaya naging 560. Yan. Tara mga brum-brum, subukan natin kung maganda ba yung handlebar na kinabit natin, kung portable tayo mag-drive. Tara! Yan mga kabrum-brum, kung titignan natin yung handlebar natin na batbar, yun. Katulad nung motor kong si Wizard, yun, comfortable siya, tapos hindi siya nakaangalay, maganda siya i-drive, yun, easy lang, no? Hindi katulad nung clip-on handlebar si RC250 natin, yan, napakahirap, hindi siya maganda drive kung para sa akin, no? Hindi katulad ng ngayon, kahit may long drive tayo, yan, mabilis siya i-maneover o i-talahin. Sa copy racer kasi hindi tayo masyado gamay mag-drive. Sanay tayo dito kasi relax lang pang long drive. Scrambler kasi ang gusto natin. Kaya ito, advice ko sa mga nahihirapan mag-drive dyan, to, i-try nyo itong magbalik ng handlebar. Yan, napaka-comfortable siya. Paano, sundan lang yung ginawa ko kung paano i-kabit ko ng handlebar natin. DIY kung yung dance kung nakalit sa bahay. At kung nakikita nyo yung nabili natin, kung makikita nyo, yung bilibay, diba, sa online, medyo mahal yung handlebar nila. At makikita tayo. Search lang kayo sa Lazada. Kung magkano. Yung ginawa ko, hindi agad ako para makakuha kayo, i-tatungo na kung usapin niyo yung seller kung okay kayo. Anong size? Ayan, nakaka-prove-prove. Sana nagustuhan niyo yung video ito. At papakita ko sa inyo yung actual kung anong itsura ng